Yan, so magandang araw po sa inyong lahat. So wherever you are right now, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali. Yan, so dating gawi po tayo, share po natin sa mga kaibigan yung Facebook Live natin. So share ko lang po yung akin. Yan, so pasok na po. At if you have any comments po or if you want to be greeted, type nyo lang po sa comment box para po mag-greet namin kayo online. And you will be learning a lot to our special guest today. So hindi lang isa, kundi dalawa yung ating guest today. And pag-uusapan natin ngayon, paano ba kumita ng pera kahit lockdown? And alam naman po natin na ang problema madalas ngayon eh nawawala ng trabaho, no work, no pay madalas. Yung iba eh binabawasan ng sahod. At yung pinakamahirap po, yung masaklap sa lahat, yung tayo po yung mawalan mismo ng trabaho. So, gawa lang po kayo ng watch party so that your friends po can also join and watch what we are doing and be inspired po sa mga pag-uusapan po natin today. Okay, so, ayan. So, without further ado po, introduce ko lang po yung ating guests for today. So, sila po ay mag-asawa na nagtatrabaho sa Italy for 16 years and 18 years na. So, sobrang, lagpas isang dekada. And they help a lot of people para ma-manage ng pera, yung pera nila ng tama. So, in IMG, they are CEO Marketing Directors. For 7 years already na nag-share sa mga kababayan natin dyan sa Italy. So specifically for that. So maybe they can share also their journey towards their pag-manage ng pera at paano sila nakatulong sa mga kababayan natin. Okay, so introduce ko po sa inyo ang ating guest for today. Si Sir Billy and Miss Grace Cerdeñola. Maraming salamat po, Miss Grace and Mr. Billy for your time today. So si Sir Billy po is nasa Italy and si Miss Grace is nasa Pilipinas. So bakit po ba nagkaganon po, Miss Grace? Nauna po, umuwi ako for convention February, convention po natin sa IMG. And then na-lockdown po ako dito sa Pilipinas. Kaya po, nandito ako ngayon. Ayan po. Si Sir Billy po, hindi nyo nakasama nung nagpunta kayo sa Pinas, nung nagbakasyon kayo. Hindi po. Actually, ako, sir, magbabakasyon lang. Umuwi ako okay. Para talaga sa convention, para sa Taipei sana. Okay. So, buti po. Yes, buti po na paaga uwi ko, kaya hindi po ako na lockdown sa Italy, kundi dito po ako sa Pilipinas na lockdown. Opo. Saka so, hindi ako pwedeng sumama, sir, dahil may anak kami dito na maliit na dapat na makasama. 12 years old, so hindi pwedeng iwanan. Okay po. So, normally po, hindi talaga kayo sabay pagka conventions or talagang sabay kasama yung mga bata? Sabay po pag bakasyon. Pero dahil po February, may pasok po ang bata. So, naiwan po si Mr. sa Italy. Ako lang po yung uuwi kasi if possible po, hindi ako umaabsent sa convention. At least, isa sa amin ay a-attend po ng convention. Opo. Tama po yun. So, kamusta naman po dyan, Sir Billy, sa Italy so far? Dahil lockdown po. Lockdown pa rin po ba kayo ngayon hanggang ngayon? Hanggang May 4, lockdown pa rin kami, sir. At after May 4, pwede nang makagalaw ng konti, pero mayroon pa rin yung social distancing. Yung mga restaurant, hindi pa rin sila pwedeng magbukas na gaya ng dati. Parang take away lang, mag-order ka and then deliver. Pwede nang inalabas na mag-exercise, pwede pumunta sa park, ganun, pero bawal yung marami kayo. Opo. Ganun din po dito sa Kuwait. So, five people above, uhulihin ka eh. Tapos pagbabayarin ka ng malaki. Eh, alam naman po natin sa Pilipinas, no, Miss Grace, hanggang May 15 kayo dyan. Yes, so, po. Extended na po. Opo.
Ayan, so I'm sure miss na miss nyo na bawat isa kasi almost 2 months na hindi magkasama. Ano po. Pero bago po tayo mag-umpisa ha, i-greet lang po natin yung mga nanonood na right now. So Miss Gemma, ayan, hi po. Hi Gem. Ayan, so sabi daw walang sound pero I don't know. Si Miss Net, wait lang po, check natin, wala daw sound eh. Wait lang po, check natin. May sounds po ba sa inyo? Check lang po natin. Meron po sa akin. Meron, no? Sa Facebook? Oh, meron po. Meron, no? Naka-on po yung ayan. Facebook. Baka si Miss Gemma lang po, wala po kayong sounds. Check nyo lang po sa FB ninyo, baka kayo po yung mismong walang sounds. Okay, so Miss Net, yan, hello po. Jenny Lynn from Naples, Italy, yan. Hello po. Hello. Si Nelia po. Nanay, opo, ang nanay ko nanonood din from Philippines. Opo, yan, God bless po. Thank you po. Ay, ay lang po, wala daw pong sounds. Dalawa na sila. Check lang natin po sandali. Yan po yung ano problema pag live. Okay lang yan. Technical problem. Opo, nangyayari talaga yan. So check lang po natin ah. Hello, Chi. Hi. Hi, Sol. Okay, check lang natin. Nanay daw po nila si CEO Grace. Opo, ganyan talaga. Eh, meron naman pong sound sa akin. Baka mahina lang yung mga sir. Ayan, so just, ano po, check nyo lang po yung ano ninyo, mukhang sa inyo po yung ano, sa audio po ninyo. Sa akin po, okay lang din, may sounds naman. Ayan. So si Miss Jin Jin, nanonood din. Si Jocelyn Foncardas, ate ko po, nanonood. Si Miss Floor, ayan, maraming salamat po, nanonood din sila. Ayan, so just, ano po, check nyo lang po yung... Ayan. And yung kabatch si po G. namin si Bonnie Salgado. Kabatch po namin yan yung high school. Hello, Bonnie. Hi, Joe. Yeah, hello po. Miss G, hello po. Yeah, si Mira Sol, hello. From Milan. Ayan po, nanay ko, si Aurora. Hello po, nanay sexy. Hello po, mother. Si Mirasol, hello. Si Jonathan Serrano, hello po from Kuwait. Yan, sige po. Share nyo lang po yung ating ano, and if you have any question later on, I hope we can answer all of them. I-message nyo lang po dyan sa ating chat. Okay, si Gemmaline Garcia is also watching. Hello po. Yan. Nandito rin po. Okay. Nandyan din po. Ayan, hello po. Eh, maraming salamat po sa panonood. So, to continue po, Sir Billy and Miss Grace, siguro you can share something about your work before sa Pilipinas and how did you started working Italy? Yun po ba yung unang bansa ninyo so far? Or meron pa kayong ibang bansang napuntahan? Si Billy po muna. Billy na lang, oo. Sige po. Yes, sir, Billy. Okay, bali sa akin, sir, Italy lang. Bali, sinamahan ko ang asawa ko dito nung 2 years na iniwan niya ako doon sa Pilipinas, sa Pangasinan. So, sabi ko sa kanya, kunin mo na rin ako dyan. So, ayun, sumama ko dito. Pinitisyon niya ako dito. Then, ayun, nagkasama kami for 17 years dito sa Italy po. Ano pong ano niyo dati sir sa ano sa Pinas before? Ano pong ginagawa ninyo pinagkakaabalahan niyo po dati?
So actually, I'm a registered midwife. Wow, okay po. So mas siguro maraming natatawa nun dahil actually familiar kayo siguro sir dito sa UP system. Alam ko na nasa UP kayo. At ako ay naging product ng University of Manila School of Health Sciences doon ako sa Paloma Scholarship. Bali trinitrain nila yung mga magiging doctor to the barrio. So it was started in 1976 ata. So galing ako doon, graduate ako ng midwifery. Isang taon na lang sana ay magiging nurse na rin kami, pero nagkaroon ng problema in 1996, magkaroon na ng problema. So kami ay hindi na nakabalik doon, hindi na bumalik ng term natin. And then after that, 3 years after, pumasok naman ako sa seminary. So kumuha ko ng theology, naging pastor ako ng 14 years from 1994 up to 2004. Yung 2004 yun yung time na sabi ko sa asawa ko, punta na tayo dyan. Kasi nung iniwan niya ko ng dalawang taon, nakita ko, hiwalay kami, may anak kami na maliit noon. So yung anak ko, din nila namin si Isabela, nasa Pangasinan ako, siya nandun sa Spain noon eh. Nauna sa Spain. Sabi ko, bumabalik yung nakaraan ko dahil galing ako sa broken family eh. So tatlo na lang kami, parang hiwa-hiwalay pa. So sabi ko sa kanya, subukan naman nating magsama-sama dyan sa Italy. So yun, nandito kami ngayon for 17 years. Yung una, isang taon lang sana. Gusto ko, kahit isang taon lang. And then hanggang naging 16, 17 years namin. Opo, galing ah. Galing sir. Very, very inspiring pala yung pagiging midwife nyo, tapos naging pastor, tapos dyan sa Milan. Ang galing. Paano naman po kayo, Miss Grace? So nauna po kayo kay Sir Billy, di ba? So yes, ano po yung nagtulak sa inyo? Ano yung mga opportunities na yan dati? Okay, so hello po. Ako po si Grace Sardinola from isang CEO ng International Marketing Group. Okay, naka-base po ako sa Italy, pero dahil nga po dito sa pandemic na to, na-lockdown po ako dito. So, yun nga, attend po sana ako ng convention sa Taipei, and then hindi rin po natuloy sa Taipei, pero nagkaroon pa rin po kami ng convention dito sa Pilipinas. And yun nga, hindi na po ako nakabalik dahil lockdown, okay? So, unang-una po, nung dalaga pa po ako, Sir Eze, no? Nag-abroad na ako. I'm a pharmacist in profession. Pero after my board exam, okay, sabi ng ate ko, punta ka dito sa Hong Kong. Akala ko po ang ganda-ganda ng buhay abroad. Kaya ako naman po, syempre, ambisyosa, no? So, pumunta po ako ng Hong Kong. Hindi ko akalain na ganun po talaga yung trabaho. So, alam niya ng ate ko, umiiyak po ako gabi-gabi. No? Gusto ko na umuwi sa Pilipinas, pero nahiya ako sa ate ko. Kasi siya lahat yung gumastos para sa akin. So, pinanindigan ko na po. Total, dalaga pa naman ako noon. Okay, pero bago po ako pumunta ng Hong Kong, nakapagtrabaho din po ako sa Mercury Drug sa Bustillos, nakapagtrabaho din po ako sa United Laboratories sa Pasig. So, kaya ibang-iba po talaga yung feeling na nung kasi I am the 12 po ako sa aming magkakapatid. 12 lang po kami, no? Hindi nagmamahalan yung mga magulang ko. Ako po yung pang-12, Sir Eze. Ako yung last. Ako yung youngest talaga. Eh, yun nga, ayun, so napunta po ako ng Hong Kong nang wala akong alam, okay, sa trabahong bahay. So yung ate ko po yung nag-training sa akin dahil umuwi na din po siya, magpo-for good na siya, at nag-asawa na din po, dalaga din po siya nung nasa Hong Kong siya. Okay? So to make it short, 1996 umuwi po ako, nagpakasal kami ni Billy, okay? Kasi sabi niya, mamili ka. Mag-i-stay ka pa sa Hong Kong o mag-aasawa na ako ng iba? Kasi po, 13 years po kaming engaged. 13 wow. Years engaged po. So, sabi ko, kung hindi pa ako uwi,
baka natutuhanin niya mag-asawa na siya ng iba, di po ba? Kaya umuwi na rin ako. So, yun nga po, nagpakasal kami. Hindi na po ako bumalik ng Hong Kong. Okay, so nagsama po kami ng 5 taon. So, meron na po kaming isang anak. 4 years old po si Amor, yung panganay ko, nung yung isang member sa Pangasinan, asawa po ng kaibigan niya, kinakapatid namin sa kasal. Sabi niya, Pastor, gusto mo kunin ko si Grace sa Spain? So, that time po, talagang hirap din po kami kasi siyempre umaasa lang po kami sa pastor support. Kasi ako, I'm a pharmacist, pero hindi na po ako nagtrabaho as pharmacist pagbalik ko from Hong Kong. So, tumulong na lang po ako sa ministry. So, nung nasa ministry na kami, masaya. Masaya po yung mag-serve sa mga tao and mag-serve sa Panginoon. Kung financial naman po ay meron naman po akong naipon konti nung dalaga ako sa Hong Kong. So, hindi naman po kami ganun kahirap na nag-ano. Kasi meron po talaga akong naipon nung dalaga pa ako. Kaya lang, pag hindi ka financially educated, mauubos. So, naubos po yun, to make it short. So, nung nag-offer po siya sa akin na pumunta ng Spain, nagkabakaba po ako, nagkabakabagan ako. Sabi ko, sige na, payagan mo na ako. Although alam ko po na mahirap. So, pinayagan naman po niya ako dahil nga po may pangarap kami mag-asawa. So, pumunta po ako ng Spain. Pero 4 months lang po ako doon sa Spain. Dahil po na-homesick talaga ako dahil first time kong iwanan yung asawa at anak ko. Sabi po ng panganay ko noon, Mami, uwi ka na. Sabi ko, anak, wala tayong pera eh. Alam niyo po ang sagot niya, sir. Mami, kahit wala tayong pera, basta nandito ka lang. So, humahagulgol po talaga ako gabi-gabi. Naiiyak talaga ako na pag tumatawag ako, yung talagang hindi ko makontrol yung iyak ko. Dahil sa nga po nung anak ko, kahit wala kaming pera, basta magkakasama kami. So, yun po, nakukwento ko sa hipag ko na nasa Italy. So, sabi po ng hipag ko, pumunta ka na lang dito. Kasi nga po na homesick ako eh. Dito marami tayo, sabi po niya. Marami po kasi kaming kababayan sa Italy. So, nagpaalam po ako sa amo ko. Ayaw po akong payagan, pero ipinilit ko po, pumunta po ako ng Italy. And yun nga po, nung nasa Italy na naman ako, nagsisi na naman ako. Sana nag-stay na lang ako sa Spain, no? Pero yun na nga po, pinanindigan ko na po na sa Italy na ako hanggang sa nagkaroon po ako ng papel din doon. So, nakuha ko po si Billy doon. Okay, so yun po yung kwento namin kung bakit kami napapunta ng abroad. Kasi, syempre, bilang pastor, financially po talaga, yung tamang-tama lang kasi hindi naman po tayo papabayaan ng Diyos. No? Kaya lang, syempre, yung mga pangarap mo talaga na mas mataas pa, hindi mo na kayang gawin kasi syempre naka-full-time ka sa pagsiserve sa tao at sa Diyos. So, yun po, sir, ang ano namin. Kaya... Ang galing po. Sir, Billy. Kasi 2 years bago kami kinasal, actually, gusto ko ng mag-asawa. Pastor na ako noon eh. So yung time na yun, nagbakasyon siya, kinausap talaga po ng mga magulang niya. Ang tanong sa akin, Billy, gusto mo ba talagang mag-asawa na? Nung nakaharap ako sa kanila, talagang nablock ako eh. So ang sagot ko, gusto ko talaga, pero ang naisagot ko sa kanila, hindi pa naman ho. Kasi naisip ko yung financially talagang wala akong pera eh. Kasi yung pinanggalingan ko pa, parang opposite ng pinanggalingan ng asawa ko. Talagang kami ay lumaki na walang wala. Lumaki kami na broken family, maliliit pa lang kami. Parang lumaki kami na yung isang kapatid ko nga eh, parang yung sinundan ko. Huminto siya sa pag-aaral noon dahil kami ay nababawon sa utang, yung tatay ko eh. Ang instance na parang sabi ng tatay ko sa kanya noon, walang makain eh.
kung nakasanti mo sa paligid, utang ka ng ulam, karne. Ayaw ng kapatid ko eh. Sabi niya, nahihiya siya dahil marami kaming utang. So sabi ng tatay namin, pag ayaw mong pumunta, uutang ng ulamin natin, ihinto ka sa pag-aaral. Hindi pumunta, huminto ng pag-aaral. Hindi dahil, siguro hindi dahil sa hindi siya pumunta, pero hindi niya napaghandaan yung pag-aaral naming mga magkakapatid. So ganun, nakita ko yung klase ng kahirapan nung bata pa ako. Wala kaming napuntahan na bahay kung saan-saan kami napupunta. Kahit nung nasa college na ako eh, galing ako ng Tacloban, pauwi ng Isabela, kung saan unang huminto yung sasakyan, doon na yung mga gamit ko. And then during the time na nandyan ako sa lugar namin, paikot-ikot na lang, kakain na ako doon kung saan ako abutan ng kainan. So, ganoon talaga kahirap yung pinanggalingan ko. And then, nung bata kami, yung mangga na lang, yung sinasabi ko sa mga anak namin ngayon, yung mangga. I-divide yan into 5. Alisin yung mga, and then 5 yung buto, yung pinakamalaki yun, ang gustong-gusto ko nun dahil kahit wala nang laman yun, pwede mong lagyan ng asukat. So, ganun talaga kahirap. Kaya nung tinanong ako ng biyanan ko yung during that time, talagang gusto mo nang mag-asawa. Hindi pa naman. So, nakita ko, hindi ako handa financially. Maring gusto ko na, pero wala akong magagawa, wala akong ipon. So, yun lang. And then, yun, so, ang, ay, grabe po, no, so, sabi nga nila, yung, minsan, yung struggles natin sa buhay, yun yung magiging hunger mo, eh, para mag-strive ka for the better. And syempre po, speaking of, moving forward po, speaking of finances, I'm happy po that you are really sharing the financial movement natin dyan, financial education natin sa Italy. And you are CEO, marketing director na po ngayon. So how did you get started po ba sa IMG? Ano yung mga experience ninyo dyan? And bakit po hanggang ngayon, 7 years after, ginagawa nyo pa rin po yung IMG? Yes, Ms. Grace, maybe you can share a little bit. Yes po, thank you. So, okay, nung una po, actually, against din po ako sa pagsali namin sa IMG. Si Billy po yung nagpo sa akin. Kasi ang pagkaalam ko dati sa IMG is insurance company. Okay, so yun po kasi yung na-introduce sa amin. So sabi ko, may insurance na tayo eh. Kasi may insurance na po talaga kami. Kasi 21 years old lang po ako, may insurance na po ako. Mama ko po yung ahente ko. Hanggang sa nag-abroad ako ng Hong Kong, nag-Italy ako, tuloy-tuloy po na kumuha kami ng insurance ng bawat isa sa amin. So, ang nag-manage naman ako dahil wala na po yung mama ko, yung kapatid ko po, manager po siya ng isang insurance company. So, lahat po kami meron po talaga. Mula kay Billy hanggang sa bunso namin, si Rosely, na 10 years old na po ngayong May. Magbe-birthday po siya sa 11. Kaya nga sabi niya, Mami, wala ka sa birthday ko kasi nasa Isabela po siya, sir. So, ayan. So, ayaw ko po talaga. Pero pinag-aralan po ni Billy, no? So, pinag-aralan po niya kung sino si IMG at ano yung ibibigay ni IMG sa atin. So, dahil po siguro alam niya na ako ay business-minded, okay? Kasi po ako, ang tawag po sa akin sa Torino ay walking general merchandiser. Alam niyo, sir, kung bakit? Titinda ako ng mga bag, sapatos, yung mga damit. Nag-dealer ako ng Avon for 14 years, top dealer po ako ng Avon sa Turin, and gumagawa po kami ng langgulisa, tosino, itlog na maalat, kasama ko po yung mga pamangkin ko. Yun po yung sideline namin, ang bayad namin ng bahay. So yung ipon, yung sweldo po namin sa mga trabaho namin, yun po yung nailalagay namin sa ipon kasi pati mga pamangkin ko po, lahat po kami, marunong po kami mag-ipon eh. Masipag po kami pareho eh, mga pamangkin ko, si Billy. Lahat yan masipag kami. No? Kaya yung nakikita po namin sa itlog na maalat, tosino at langgonisa na ginagawa namin, kasya na po yun ng pambayad namin ng monthly rentals namin.
that time, no, bago ako nag-IMG. So hanggang sa sabi ni Billy, maganda talaga to, pag-aralan natin. So hanggang sa binalik-balikan ko talaga ako nung ano, nung yung sponsor ko, si Kuya, shout out naman sa aking sponsor, si Sir Teddy Castro, na wala na po siya sa ano, pastor. Wala na po siya sa IMG. Hindi ko po alam kung existing pa siya sa IMG. Pero siya po talaga yung nagpasok sa akin. So, grateful po ako dahil pinili po niya ako eh. Doon na po siya sa bahay, nagpa-breakfast, doon na siya nagla-lunch para lang po maipasok na talaga ako. Kasi alam niya na marami akong business. Sabi niya, Grace, pag pumasok ka dito, sigurado malayo malarating mo. And tama po yung sinabi niya eh. Tama po yung sinabi niya dahil umattend po ako ng training. Ang speaker po that time ay ang aming mentor, si Ma'am Tati and Sir Bart. Kasama po niya sila, Ate Agnes, yan. So yung first po na umattend ako ng training, sabi ko, ito na nga siguro yung para sa akin. Kasi alam niyo po, pagod na rin po ako sa pagtitinda. Alam niyo, sir, stay in ako sa trabaho ko. Stay in po ako bilang tagpulong. Okay? Monday to Saturday, naka-stay in po ako sa trabaho. Si Billy din po, naka-stay in din siya sa ibang bahay. Domestic helper din po siya, namamalan siya, naglilinis. Kasi yung amo niya ang tagaluto. Okay? So, pag pinag-overtime siya ng Saturday, pupunta po ako sa work niya para tulungan po siyang mamalan siya. Pag ako naman po yung pinag-overtime ng weekends, siya naman po yung pupunta sa trabaho ko. Ganun po kahirap yung, ano, ganun po struggle namin. Kaya nung umattend po ako ng training, sabi ko, ito na siguro yung para sa akin. Kasi ang ganda na explanation nila, na si Ma'am Cathy, ang kwento niya, nabaon sila sa utang, tapos in 1 year, nakabayad sila ng utang na 2.5 million, iba pa yung iba, diba? So sabi ko, nako, ito na siguro yun. Ito na yung pangarap ko, tapos mag-travel ka around the world ng libre. Lahat po yun, natanim sa puso at isipan ko. Kaya sabi ko agad kay Ma'am Agnes, no? Sabi ko, ma'am, pahingi po ako ng form. Sabi niya, ilan ang kailangan mo? 10 po. Sabi ko, 10 form. Alam mo naman, sir, yung form natin dati, no? Form ng Kaiser, tsaka form na. Sabi niya, sigurado ka, mapapapirman mo yan. Sabi ba naman niya sa akin, napahiya po ako yan. Nandiyan po si Ma'am Agnes, nakikinig ko siya. Sabi ko, isang linggo lang po yan, baka kulang pa. Okay? So ang una ko pong ipinasok ay mga hipag ko, yung mga pamangkin ko sa Italy po. No? So naniwala naman po sila sa akin. So nag-join po kami ni Billy, kumuha kami ng Kaiser namin. And kumuha din po yung mga hipag po ng Kaiser nila, nag-join din sila. Hanggang sa yung first training po namin, no? Pumunta po yung upline ko si Carmela sa ano, sa Torino. Tinulungan niya ako. So 14 po, 14 agad-agad ang napapirma namin. So field leader po agad ako, dito ba? 3-3 is field leader dati. Okay? Second week, weekends. Kasi stay in po ako eh. Second weekends ulit. Nag-training ulit kami sa bahay namin. Alam niyo po kung ano ginagawa namin? Sabi ko, uy, dinner naman kayo sa bahay. Kasi ayaw po nilang pumunta pag sinabi mong financial education. Kaya sabi ko, uy, dinner tayo sa bahay. So nagpapa-dinner po kami para lang may pumunta at makapag-share. Yun po yung step namin nung una, no? So pumunta naman po sila hanggang sa ma-explain naman ng tama. So yung second month po, I joined November 2012. December po, actually, same month, naging field leader ako. December, naging assistant marketing director ako, 15-15. Okay? And then, February po, I was promoted marketing director, which is senior marketing director na po ngayon. And from that time po, talagang naitalim sa isip ko yung sinabi talaga Mr. Bart na sabi niya, ito ang tandaan nyo. Kahit kalimutan nyo na lahat yung sinabi ko, pagtandaan nyo, isa lang ang kakampi nyo, yung pera nyo. Di po ba? Eh sabi ko, ang tagal na namin nag-abroad, ang sipag-sipag naming mag-asawa, may mga napundar na din po kami that time before kami nag-IMG, may mga napundar na po kami mga solid,
solid investments like mga lupa, bahay, apartment, yun po yung mga napundar namin. Pero sa totoo lang po, wala kaming emergency funds. Wala sir, wala kaming cash, wala kaming cash na marami, no? Meron lang konti, talaga yung katamtaman lang kasi ang iniisip namin pundar-pundar. Kasi yun po yung naka yun po yung nakasanayan natin, di po ba, as Filipino, yung pag may pera ka, ano kayang bibiliin ko? So bibiliin naman kami ng lupa. Na which is ngayon po, pinagbebenta po namin yung iba naming mga lote, no? Mga lote para sa bahay kasi sino po magbabahay doon? Eh mga anak ko sigurado naman po ayaw naman na po siguro nila tumira sa probinsya or kahit gusto po nila, meron naman po kami pwedeng ibigay. Okay? So hanggang sa bilhin po kami ng mga farm ganyan. So binibenta na rin po namin yung isang farm doon sa Cagayan. So para po ilalagay na lang po namin sa mutual funds, di ba? Kaya napakaganda po sana na may bumili ngayon kasi napakababa po ng stock market, no? Para mailagay na po sana namin lahat. So yun po. So napatunayan ko po na kahit po gaano pala kasipag, kahit po marami kang pera, kung hindi ka naturuan ng tamang yung proper planning at saka proper management ng pera mo, so hindi po pala mangyayari yon. Okay? So isa po yung unang-unang ginusto ko po dito, that's why I joined IMG, nakita ko po na pwede niyang baguhin yung trabaho ko. Okay? Kasi ang hirap po ng domestic helper. And thanks God, thank you IMG, thank you sa mga mentor namin. Dahil after 4 years ko po sa IMG, I quit my job. I terminated my Italian boss. Okay, so 3 years na po akong full-time sa IMG as financial educator. And yun nga po, nakapag-create na din kami ng aming mga paper asset aside doon sa mga insurance namin na kinuha ko sa ate ko. So sa IMG mismo, sa byproducts ng IMG, lahat kami merong Kaiser. Fully paid na kami actually ni Billy and he got another plan for 7 years. So, naka-3 years na po siya doon. 4 years actually. Yung panganay ko po, fully paid na din siya sa Kaiser niya. Naka-4 years na yung pangalawa ko. And first year po ngayon, yung bunso ko. Okay? So, and then meron din po silang Mo-18. May sarili silang mutual fund sa Soldivo. Kanya-kanyang account po sila. Iba pa yung account namin mag-asawa. Meron kaming Filiquity, Soldivo, and Atram. So yun po yung napakaganda naibigay sa amin talaga ni IMG. Kaya grateful talaga ako. Hindi ko po talaga thank you is not enough, Sir Eze, no, na nakapag-join ako sa IMG and sa mga guidance ng aming mentor. Tsaka syempre sa mga team ko na I almost quitted last February 2019 dahil po sa mga struggles. So alam nyo naman, minsan sensitive tayo, nasasaktan tayo sa mga ginagawa ng kapwa nating ka-IMG, no? Pero alam nyo po yung teammates ko, yung mga ka-team ko, sila po yung lakas ko eh. Sila po yung nagpapalakas sa likod ko na, Grace, paglaban natin yan, di ba? Kasi nandyan na tayo and sabi naman ni Billy, tingnan mo to yung picture po nung yung inahin na manok na inaakap niya yung mga baby niya, yung mga chicken na maliliit. Sabi niya, ikaw to eh, sabi niya sa akin. So kung aalis ka, sino ang mag-aalaga dito sa mga maliliit na to? Okay, so yun po yung nagpapalakas sa amin. Bakit hanggang ngayon, pinagpapatuloy po namin yung mission namin sa IMG. Dahil yung nga po, gusto ko din pong turuan yung mga kapwa ko OFW, kapwa ko domestic helper, na pwede po nating baguhin yung trabaho meron tayo ngayon. And isa sa mission, isa sa bigway namin ni Billy is yung hindi na po dadanasin ng aming mga anak yung pagiging domestic helper namin. And lalo-lalo na sa mga generation pa namin. Okay, so sana po hindi na mangyari sa kanila kung ano man po yung naranasan ng daddy nila na nakahirapan nung maliit siya, na naging broken family siya, na nag-struggle talaga siya. Hindi na po dadanasin ng mga anak namin. And ako po, hindi ko po naranasan yon dahil
punong-puno po ako ng pagmamahal ng mga magulang ko at ng mga kapatid ko. Galing. Very inspiring po, Miss Grace. So, although po yung mga kapatid ko, dalawa lang po yung nag-join sa akin. Dalawang ate ko lang po. Kasi yung mga kuya ko po ay mga 60 plus na po sila. Mga ano na po, mga senior citizen na po mga kuya ko. So, yung dalawa kong ate, nag-join naman po sila sa akin. At ang yung isang pamilya ng ate ko, lahat sila may Kaiser. Pero gusto ko po sana lahat ng pamangkin ko, lahat ng pamilya ko, masali sila dito sa IMG. Kasi po, ang ganda-ganda talaga. Alam ko na pag nag-join sila dito, wala silang pagsisisihan. And habang buhay, siguro kahit kalana ko, hindi nila ako makakalimutan. Dahil nabigyan ko sila ng tamang edukasyon. So, sa pamilya ko mismo, Sir Ese, no, si Billy at mga anak ko, sigurado po ako na tinuturuan na po namin yung mga anak namin how to manage properly yung pinaghirapan namin ng ama nila. Okay? So I hope itong panganay ko po ay ma-assist niya yung mga kapatid niya in case wala kami ng daddy niya anytime. Kasi senior marketing na director na din po, Sir S, yung panganay ko, di ba? So, wow, yung halawa, 10 years, ay 12 years old lang. And yung bunto is 10 years old. So, hindi pa sila, hindi pa nila ma-absorb, syempre, yung mga itinuturo natin. So, alam ko, itong panganay ko na lang po yung talagang tinuturoan namin ngayon para in case lang po, wag naman po sana, no? Nakunin kami ni Lord anytime from now, ay ma-manage po nila ng tama kung ano man po yung napundar namin ng daddy nila and ipagpatuloy po nila yung mission na nagawa namin sa IMG. Kaya po, tuloy-tuloy lang po kami sa IMG, tuloy-tuloy lang po kami na mag-share kahit po hindi kami pinapansin ng mga kaibigan namin, mga kamag-anak namin, iba. So ngayon po, nag-live tayo. This is my chance, mga kamag-anak, mga classmates, mga kumare, kumpare. So this is the time na makinig po tayo, mag-join po kayo sa mga program namin, sa mga events namin, para po maturuan din po namin kayo kung ano po yung itinuro sa amin ni IMG. Kasi kung hindi po kayo makikinig, wrong information po kayo, hindi niyo po gugustuhin ang IMG. Pero pag makikinig po kayo sa mga events namin, sa mga itinuturo namin, 100% po sure ako na maganda po yung patutunguhan nyo. Kahit hindi kayo mag-join sa amin, no? Makinig lang po kayo, mapag-aralan nyo lang yung tinuturo namin, gawin nyo lang sa buhay nyo po, sigurado po pagdating ng araw, makakadamatan nyo po kami. So, yun lang po, naging emotional po ako, Sir Esip, pasensya na po kayo. It's okay dahil, po. Okay lang, ano lang po yan. Ano talaga, I love my family, okay, mga kapatid ko, mga pamangkin ko, kaya kahit po hindi nila ako pinapansin, padala lang po ako ng padala sa group chat, sa family group chat namin. Sana, pero yung pinsan ko po na isa nagsabing, pinsan, magbabayad na ako ngayon. Ngayon daw po, today. So, sabi niya, sasali ko din yung ate mo. Tapos yung mga pamangkin mo, kausapin mo din. Hindi po ba ang sarap? Hindi po dahil, hindi po dahil gusto kong kumita, kundi gusto ko po silang turuan ng tamang pag-iipon po talaga dahil napaka-importante. Okay, so yun na po. Ang dami ko na po yatang sinabi. Pasensya na po kayo at talagang na-excite lang po ako dahil ang ganda-ganda po ng company na napasukan namin. So, thank you sa Panginoon, and thank you IMG, thank you Ma'am Cathy, thank you Sir Bart, thank you Sir Joanne, thank you Sir Noel, and thank you po sa lahat ng CEOs, EVCs na tumutulong sa akin kahit hindi ninyo ako kapil. Alam niyo po yung sarili niyo. Ina-assist niyo po ako pag may mga problema ako. So, yun lang po, and
thank you very much again, and God bless po everyone. Thank you po. Ayan po. So what I really love about on both of you are doing po yung talagang pinapractice niyo yung what you are preaching eh. Very important po yan sa atin, especially on what we are doing sa IMG. People will not follow what we are doing, di ba, kung hindi tayo mismo yung gagawa ng mga tinuturo natin. And I'm very happy po that even your children are already prepared. Na sabi nga, di ba, ni Miss Cathy in one of her training, sabi niya, hindi ako mamimiss nung mga anak ko in a way na yung pera ko kasi will be there for them, na kahit wala na ako, I'm sure ganun din po kayo, yung pera natin, they will help our family to get over. Kati, ang mamimiss lang nila ako, yung pera hindi nila mamimiss. Totoo yan, totoo yan. Opo. So, Sir Billy, before we go to you, sir, ha, ano lang natin, I'm sure you will be sharing also. Mag-shout out muna tayo sa mga viewers natin kasi ang dami na natin ngayon. So, si Miss Agnes Bautista po is here. Agnes din, Laranang is here also. Lynn is here. Hello po. Dailin, Jen, Elizabeth, Magan, Eleanor, Abarintos. Christina, hello po. Mirasol, Jansky, Flor Delisa, from Italy. Yan, sir. Galing, ano? So, mag-anak, si Agnes ulit. Lola. Ayan, si Aileen, ayan po, from Kuwait din. And dito po sa aking watch party, si nagpapagreet si Lorly Villanueva. Ayan, si Maita Corminal, hello po. Ang ganda daw na story nyo, Miss Grace. Si Henry Patiga, ayan po, kasamahan ko sa Abu Dhabi before. Hello, bro. Si Net Bellio is also watching. Si Edmond, si Lord is also watching from Thailand. Hello, bro. Hello, po. Andami, si Romel from Dubai, Danny, Lori, Roan. Si Roan po nanonood sa story ninyo, Miss Grace. And Victoria also from Saudi. Si Mrs. po nanonood din. Angelica, kahit nasa kabilang kwarto lang. So Anolet nanonood din po. Arnold is also watching. And Nina Net watching. Yoli is also watching. Si Luisa po from San Mateo. Hello po. Hello po. LC and Joel. Ayan. And then siyempre si Aileen. Na yung pamangkin ko, si Rainier Marie, nandiyan po, nakita ko po kanina. Ayan, hello po, Rainier. Ayan, so, Sir Billy, syempre, we want to know naman something about, kasi ang isa po sa mga problema natin right now, especially lockdown, and I'm sure nararamdaman nyo rin yan sa Italy, is walang masyadong pinagkakakitaan yung mga tao. Yung worst nga is nawawalan pa ng trabaho. Siguro, sir, if you can share something about ano ba yung mga pwede nilang pagkakitaan kahit na lockdown? Ano ba yung mga pwede nilang gawin na pwede silang kumita ng extra na hindi nila mararamdaman masyado na may lockdown pala? Oh, sir. Thank you, sir. So, ang una siguro, pinakamaganda na recommendation, sir, is to do IMG business. Kasi hindi, dito kasi hindi tayo nagbibinta ng talagang face-to-face eh. Tayo nag-educate lang. Kaya napakaganda na gawin natin ngayon ang IMG business dahil nandito ang Zoom. Na para maturuan natin yung mga kababayan natin. Actually, 7 years ago, magbigay muna ako ng kunting, actually ako ang unang nag-introduce sa asawa ko about IMG. Mayroon na silang communication doon sa first cousin ko, actually yun ang nauna. Kaya lang, kinulang, yung pinsan ko na yun, kinulang siya ng pagpupursige para i-convince na maging IMG. Hanggang sa dumating sa amin yung mentor namin, kasi ako ay nagkakargo dito sa Italy, na pumupunta ko sa bahay-bahay, lahat ata ng mga Pilipino dito na pupuntahan ko na dahil sa klase ng
trabaho ko. So ayun, so behind the scene, hindi ako na pag may mga trainees na ganyan about IMD, hindi ako nakikita actually dahil nung inintroduce ko sa asawa ko ito, napakaganda ito, kita ko na maganda. Kaya lang, hindi pa rin tayo sigurado eh. Parang mayroon pa rin yung kunting takot. Kaya ang sabi ko sa kanya, gawin mo ang business na ito nung inintroduce sa akin nung mga kakilala ko. So para pag nagkamali man ito, kasi siya ang talagang frontliner ko dito eh. Kasi pagka nagkamali ang IMJ, kung scam na ito, na kaya ng sinasabi ng iba, siya, mayroon, nandito ako sa likod niya na parang gagamot eh. So isa lang sa amin, mayroon pa yung isa na magpapaliwanag kung bakit nangyari yun. So kaya behind the scene lang ako, pag may tao, ibinibigay ko sa kanya, talagang hindi ko masyadong isinishare sa ibang tao. Dahil ngayon nga, dahil sa takot. And then, pangalawa, dati nga akong pastor at ang itinuturo ko ngayon is pera. Parang hindi maganda eh. Kasi pag pinag-isapan natin ang pera ko minsan, galing na sa, lalo na ako dating pastor, hindi na eh, parang hindi maganda eh. Pero dito ko natutunan sa IMG na kailangan din natin ito eh. Saka sa Bible naman, hindi naman yung pera talaga ang problema na sa atin eh. Yung pagmamahal doon sa pera, yun ang talagang ugat ng lahat ng kasalanan. So ngayon, ginagawa namin na, ngayon at lockdown, nagkaroon ako ng pagkakataon na mas lalong gawin ang business na ito. Tinignan ko yung sa messenger ko, na ako sabi ko, ang dami ko palang mga kaibigan dito. Mayroon yung mga kaibigan ko na parang nag-send ako ng mga link 3 years ago, 5 years ago. Yung iba, hindi nila tinitingnan. Yung iba, tinignan naman, pero wala lang. So, yung time na yun, nagkaroon ako ng parang nagtampo ako eh. Pinabayaan ko sila eh. Kasi mga kaibigan mo eh, hindi nila parang yung isi-send mo pa kanila, hindi pa nila tingnan eh. So ngayong lockdown, at may COVID na ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na i-review lahat yon. So marami pa na akong, dahil hindi nila ako pinansin noon, nagtampo na ako, pinabayaan ko na sila. So ngayon, parang binalikan ko eh. Nag-send ako ng mga about financial education at yun yung iba. Nagpapasalamat ko ako at talagang sinagot naman nila ako at naging positive sila. At gaya ng dating ginagawa ko, pag may mga ganyan na na-positive, ipinapasa ko sa aking asawa. So parang kaya na sabi ni Ma'am Kate, yung iba marunong magpalipad, pero hindi marunong mag-landing. So parang doon din ako eh. Marunong akong magpalipad. Pag nakalipad na, ibinibigay ko na kay Grace sa aking asawa. Bahala ka na dyan. So yun ang nagawa ng COVID sa akin ngayon eh. Nagkaroon ko ng pagkakataon na gawin ang business na ito through online. Magturo lang naman tayo eh. Turuan natin din. Pag nagustuhan nila, sila na mismo ang pahabol. Yung iba, naturuan namin sa 7 years ago, 6 years ago, sila nang bumabalik eh. Nagtanim lang kami ng nagtanim, and then ngayon, parang nagsisimula ng lumaki at mamunga. Galing, no? Talagang ano po talaga yan eh. I think talaga pong ginawa ng Diyos na each couple will complement each other eh. So merong strength yung isa na weakness nung isa, but if you combine them together, grabe po, ang dami nyong pwedeng gawin. And very ano po, actually hindi lang po sa inyo, Sir Billy, sa akin din. So ang wife ko, sa amin naman is the other way. She is the one looking for friends na pwedeng matuto, and I'm the one closing in. In your case, ano tayo, on the other side. Pero pagdating po sa pag-handle ng pera, sino po sa inyong dalawa yung mahawak talaga ng pera po natin? Kaya. Si Miss Grace po ba o kayo, sir? Pagkadating sa budget, ganyan. Pag yung pagbabudget talaga, sir, si Grace, ang asawa ko. Si Grace. Kasi lahat, si Miss Grace. Lahat, wala, hindi ko pinapakilaman eh. Yung mga sabi, palimbawa, sa kanya lahat, bahala. Hindi ko tinatanong kung
nasaan na yung pera natin. Dahil alam ko naman na mas masinop siya sa pera, magaling siyang mag-manage dun sa kita namin. So lahat talaga zero, pumupunta sa kanya. Pagka may mga panalan, nagtatago na lang ko ng konti, mga hindi walang resibo. Ganun. At saka hindi na rin ako okay lang sa kanya dahil pag namamalingka ako, eh, hindi naman ako umiis sa kanya na pahingin ng pamalingke. Dahil, kahit alam niya na ibinibigay ko lahat yung kinikita ko sa kanya. Kasi nasa bangko namin eh. Pumapasok yan yung kinikita ko. So, alam niya. Okay. Opo. Yan. So, before we end po, actually, we just go shout out again po ah, sa mga nanonood sa atin. Ang dami po nila, sobra, dami niyong fans. si Miss Eva, ay hello po. Mirasol, Agnes, Daily, Dailin pala, Pearly, Gemaline. First green jacket. Opo, si sino po si Dailin po? Si Ate Pearly po, siya yung unang Ate green jacket Pearly. Po. Yes po. Wow, ang galing. Congrats po, Miss Pearly. Si Cute Ellipse, yan, from Saudi po. Yan, regular viewer po natin yan. Hello po. Thanks po sa panonood. Jansky, Flor Delisa, si Jem, si Mirasol Saturnino. Congratulations daw po. Si Miss Lynn Canyeso, yan, ninang po namin sa kasal. IMG Christina, hello po. Hermira, Mary Ann, ang dami, sobra. So, dami niyo pong fans talaga. Wilma, Eleanor. Ayan po. So, na-miss daw po kayo sa IMG International. Hi, Miss Wilma. Hi po. Ayan. So, any last message po, Miss Grace? I'm sure you have so much activities na ginagawa ngayon. So, maybe you can announce po sa ating mga viewers right now, what are your activities upcoming? Wow, thank you sir. It's a great opportunity po para ma-announce ko po yung activities namin. No? Sa hierarchy po namin, meron po kami, kasama po namin kayo doon, okay, sa join natin na Zoom, MWF, yung 4 PM natin sa Italy. No, and 10 p.m. dito sa Pilipinas, and may repeat po siya ng 12 midnight, okay? And then meron po kami Monday to Friday, no? 11 a.m. every day, so Monday to Friday 11 a.m. po, meron po kaming orientation. And meron pa rin po kami ng 5 p.m. po yun na Pilipinas, no? Meron din po kami ng 2 p.m. sa Italy, which is 8 p.m. dito sa Pilipinas. Daily po to, Monday to Friday. And then 9 p.m. Italy time. And 3 a.m. dito sa Pilipinas. And paminsan-minsan po gumigising ako para masamahan ko sila. Lalo na kung yung sharing time at saka partners training. Okay? And then weekends po, meron kaming 10 a.m. Italy time, 4 p.m. po Philippines. 12 noon Italy time. 6 p.m. Philippines, 2 p.m. Italy time, and 8 p.m. Philippines. So, ang sisipag po, shout out po sa mga ka-team ko, no? So, kasama ko po ang aming Lola Agnes. Siya po yung unang-unang IMG member sa Milan, okay? So, siya po yung kasama namin dito sa Zoom namin na to. And, ang dami na po namin speaker, kaya kahit po 4 or 3 beses kami araw-araw, hindi po ako laging nagsasalita. Sila na po, na-duplicate na po sila. And duplication, sinusunod lang po namin yung system ni IMG. And yun nga po, naging successful po ang ating ginagawa ngayon. Actually, yung Zoom po natin, matagal na yon. Pero lalo pong gumanda ngayon at na-lockdown tayo. Kaya last word po, ang lockdown po is a blessing sa amin na taga-IMG. And dahil na-lockdown ako sa Pangasinan, no? At meron po kaming naitabi na emergency fund. So dahil hindi ako makauwi dito sa bahay namin, na-lockdown ako sa bahay ng pastor namin sa Binalunan, na yan naman po ako na doon na ako titira. So buti na lang po meron kaming
emergency fund nga po, kaya bumili po ako ng service ko po uwi dito sa amin. O di po ba, lockdown, pero kaya mong bumili ng sasakyan, cash. O di po ba, dahil salamat sa IMG, salamat sa talaga sa tulong ng IMG sa amin. Yan, thank you po. Thank you, Sir Eze. Galing, galing po. Yan po, sabi nga nila, di ba, basta nakapaganda, yung preparation, very important yan eh. In any crisis, when you are prepared, eh talagang Girl Scout, Boy Scout tayo, di ba po? So, maraming salamat po sa inyong pag-interview ko po sa inyo. Very, very inspiring po yung ating araw po for today. So maybe you have any last message po, Sir Billy, para po sa mga fans po ninyo, sa fans na ngayon ha, hindi na viewers. So, ito lang, hindi ko makalimutan na I think sermon ng aking pinsan na ang sabi niya, yung isa sa mga sermon niya, meron yung dito, ito yung kasabihan na sabi niya, kasi yung dito sa mundo meron yung kasabihan na ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa paruroonan. Pero sa spiritual at financial na bagay, ito naman ang dapat na sundin. Ang lingon ng lingon sa pinanggalingan ay di makakarating sa patutunguhan. So may dream tayo. So ang dream natin, yung gusto nating makamit yung dream na yon, mayroon yung mga obstacle. Mayroon yung mga hindrances. So yun yung mga, yung sinabi na lingon ng lingon, yung mga hindrances na yon, yung obstacle na yon, yun, sana yun ay parang huwag yun yung rason para hindi natin makamit yung makuha yung pangarap natin sa buhay. Sabi nga ni Sir Malvin doon sa partners training na yun, dapat mas malaki yung dream mo kisa sa obstacle. Dapat nakafocus ka doon sa dream, nakafocus ka doon sa why, kung bakit gusto mong ma-reach yung dream na yun or yung goal na yun. Yun lang. So be positive. Sa pagkamit sa goal na yun, maraming mga negative dyan, marami kang maririnig, pero huwag mong pakinggan yun. May goal ka eh. Pagtanda mo, hindi ka naman naalagahan ng mga negative na tao eh. Dapat gawin mo, tingnan mo yung goal mo, pabayaan mo yung mga negative na naririnig sa paligid. Thank you, sir. Yes, last word, sir. Yun lang po sa amin. Kahit na maraming struggles, maraming obstacles, sabi nga po ng aking husband, no? So, a winner always find a way to win. Okay, so never ever quit. Kahit po anong mangyari, tuloy-tuloy lang po sa ating mission. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga goals para ma-achieve natin yan. Tuloy-tuloy to spread, no, yung advocacy natin. Never ever quit po. Yun lang po. Thank you. Ayan po. So yan, if you, sabi nga, di ba, if you quit, you lose. If you stay, you win. Ganun lang. So, kasi wala lang pagkakataon ni na ma-prove mo pa yung sarili mo. Everybody fail naman eh. Kaya lang if you stop along the way, sabi nga ni Sir Billy, kung parati kang lumingon doon sa failures mo, eh hindi ka talaga makakarating sa paroroonan. So, yan po. Before we really end po, ang dami po talaga eh. Kailangan lang po natin sila i-greet Miss Grace and Sir Billy. Elsie, hello po. Joel from Kuwait. Yan, maraming salamat sir sa panonood. Maribel Piliin. Si Joji is also watching. Limar from Alcobar. Yan, grabe. Si Janet from San Tome, Biloria. Jem is also watching. Donna, Lenny, Eleanor, Aisa, Romy, Colleen. Donna Torres. Ayan po. So, maraming salamat po sa panonood ninyo and also very thankful po Sir Billy and Miss Grace po for allowing me to interview and share your story po. I'm sure they get the mission, especially our family. They get the vision of IMG kung bakit po natin ginagawa ito. Eh, hindi naman po talaga para sa atin. Para po sa pamilya natin at sa mga kaibigan natin. Ayan, maraming salamat po. And
katulad ng parang sinasabi, opo, sinasabi ko po ito parate, mag-take action po kayo kasi kayo po ang author ng inyong money story. Maraming salamat po, Miss Grace. Thank you, sir. Thank you po. God bless po. God bless po sa inyong lahat. God bless po.